At sa pagkatamago ka rin, wala gusto sa inyo lahat. Quick update lang regarding dito sa PBU Legacy. At ngayon nga, ito, open na yung World 3. So, basahin natin dito, sinasabi rito, Happy Friday, start in 22 hours, 4 minutes, and ito, 30 seconds na lang mga tamago. Magsisimula na yung kanilang Happy Friday. So, ano bang meron dito? Ano, ito, sinasabi nila na every Friday, 16 UTC, 20 random NFTs will be chosen to receive PBU. Ito ang mechanics. Ang mga makakasali lang mga tamago, ito yung may plus 10 normal NFTs, 2,000 PBU each ang mapapabigay dun sa 20 random winners. So kung may 10 kang NFT rito, 3 or plant, basta 10 pataas kasali ka dito sa raffle nila. Kung meron ka namang 10 fuse NFTs, ito yung pagsasama. Hindi pa kasi open dito yata yung pag-fuse ng mga NFTs, pero baka i-open na rin nila to soon, makaka-receive ka ng 10,000 PBU. Hindi ko alam kung 20 dito sa normal NFTs at 20 din sa Fuse NFTs or magkasama, pero ito yung rewards nila. So kung isa ka man sa mga mapili, sabihin na natin meron kang 10 normal NFTs, ano, ikaw ang nakakuha, 2,000 PBU makukuha mo. Ito ang presyo niya ngayon at nakikita nyo, ito tumaas na, tumaas. Lalo na to, lumubog na ulit eh. Tapos ngayon ito, tumataas na naman siya. So kung mapapanalunan mo yon, meron kang $27 sa presyo ng PBU ngayon. Pero again, ito, tumataas, bumababa yan. So pwede magbago yung price ng mapapanalunan mo. Ang isa dito mga tamago ay yung Global Blessing. Sa Global Blessing, ito ay every 31 daw ng month. Siguro katapusan or every 31 days. Ipipili sila ng 2 random NFTs will be chosen to receive PBU. Ibig sabihin, 2 random owner. Kung ikaw ay may isa, pasukan na kagad. Kasi sabi naman dito, plus 1 normal NFTs will receive 100,000 PBU. At kung meron ka kahit isang fuse na NFTs, pwede kang manalo ng 1 million PBU. So yung mga NFTs natin, parang mga raffle ticket natin yan. Every Friday and every, eto nga, 31 day. Eto yung sinasabi nila, 31 days or ika-31 ng buwan. So malalaman natin yan. It will send random prizes to wallets with PBU NFT. So madidetect ito ng system at kung saan ang ipapadala yung mga PBU natin. So kung monthly to mga tamago, kita nyo yan, 100,000 PBU. Magkano yun? So merong possibility na may manalo every month ng $1,367 monthly. So isa lang to, meron pa sila yung 1 million. Ang laki na naman ng mga pinamimigay nila. At kung machambahan mo ito, yung naka-fuse na NFTs, ikaw ang nanalo, pwede ka makakuha nga ng 1 million PBU. Ito sa presyo ng BUSD, sa presyo ngayon ay $14,000 mga tamago. Kung makikita natin dito, yung LP nila ay pa 538,000 na lang. Siguro ginagawa nila to, iniisip nila na ang laki kasi ng presyo dito sa mga lottery nila, possible mag-hoard yung mga tao ng mga plants. Paano kung hindi bumili? Yun ang problema natin. So mauubos at mauubos tong liquidity na naman. Hindi ko alam kung saan sila kukuha niyan. Hindi ko alam, pero pwede rin namang dahil nga ganito ang laki ng pa-premyo, pwedeng bumili nga yung iba at maengganyo, no? Pero let's see, hindi natin alam kung ano mangyayari. Baka yung etong World 3 na naman yung magpag-uho sa mundo nila. Imbis na makatulong tong World 3, naalala niyo nung dating PBU days, etong World 3 na to ang sumira. So ngayon, make or break siguro ang mangyayari dito. Pwedeng ma-FOMO yung iba, pwedeng hindi. So abangan na lang mangyayari. Ako maglalaro na lang talaga ako. Pag tumaas, papalit ko na lang to. Total, wala naman na yatang offering ng land eh. Papalit ko na lang tong 3.46 PBU natin. So sana tumaas taas pa para medyo paldo-paldo tayo. So itong PBU Legacy ay nasa point na hindi talaga natin alam kung saan talaga siya pupunta. Careful kayo, tsaka aralin nyo mabuti. Makiramdam, dapat updated kayo dun sa mga balita. Ano, may mga Telegram sila dyan and Discord, pasukin nyo yun. Alam naman nating mag-isip yung mga devs dito sa likod ng PBU. Ano? Medyo kakaiba, mabibigla ka sa mga desisyon sa buhay. And who knows, hindi natin alam. Babagsak, lilipad, tignan natin ang PBU. So abang-abang na lang muna tayo sa mga balita dyan, dun sa mga gustong maglaro. Siguro wag na kayo magtodo dito kasi nga, ito nga sinasabi natin, make or break, itong ginagawa nilang strategy. Baga, wala na mawawala sa kanila eh. Last ano na nila to, last bira na nila. Kung magiging maganda naman, ang bigayan pa rin dito, hindi panalo tayo. Meron na tayong plants, meron tayong puno, mother tree, at meron pa tayong extra ng PBU no, na pan-trade. Kung hindi naman, okay lang kasi nabawi na natin ano, na itipi ko na nung tumaas yung value nitong PBU. Kabawi-bawi na tayo dun. So yun lang naman sa episode na to. Ingat kayo. Tamago out.